Wala daw yan sa reliyon. At hindi daw reliyon ang makapagliligtas. Maring tama yan kung ang tingin mo sa reliyon ay isang organisasyon lang o samahan na dapat mong aniban, hindi nga makapagliligtas ang reliyon. E paano kung higit pa pala diyan ang tungkulin ng reliyon sa buhay mo? Una sa lahat, bakit kaya maraming tao takot pag-usapan ng reliyon? Ito ba ay dahil ayaw ng obligasyon? O di kaya may pangamba na matuklasan na mali ang kanyang pananampalataya? Para sa akin lang, mga kababayan, dapat po unahin natin gawing prioridad ang usapin hinggil sa kaligtasan. Dahil dito nakasalalay ang lahat-lahat kung naniniwala ka sa kabilang buhay. Kaya dapat ngayon pa lang, alamin natin, tuklasin natin ang tungkol sa pananampalataya bago pa maging huli ang lahat. Ang reliyon daw ay Latin word ayon sa mga eksperto. At ito ay ang pakikipag-ugnayan o muling pakikipag-connecta mo sa tagapaglika o sa Diyos. Sa ganitong pakahulugan, ibig sabihin, importante talaga ang reliyon sa buhay ng tao dahil yun ang kanyang koneksyon. Sa Islam nga, may tinatawag na sala. Ang ibig sabihin ng sala ay sila. Yun ang 5 times prayer na ginagawa ng mga Muslim na ganun na lang kaimportante dahil kung nawala ang koneksyon mo sa Diyos, wala ka ng silbi sa mundo. Ay daig mo pa ang walang buhay kung wala ka ng koneksyon sa iyong tagapagligtas. At sa Islam, ang reliyon, marahil ang pinakamalapit na salin translation, ay ang tinatawag na milla. Yan. Ang milla po, ang kahulugan nito ay way of life. Ganun kalawak. Ibig sabihin ng pagre-reliyon ay lahat ng aspeto sa buhay mo ay sinasaklawan ito. Pagising mo, kailangan ba ng reliyon? Yes. Bago ka matulog, kailangan ba ng reliyon? Kung ikaw ay kakain, kailangan ba ng reliyon? Kung ikaw ay magnenegosyo, kailangan ba ng reliyon? Kung ikaw ay magpapamilya, mag-aasawa, mag-aaral, walang bagay na hindi kailangan ng reliyon. For example, pagkagising, ano bang una natin gagawin? Sa Islam, tinuturo. Pagkagising mo, kailangan magpuri ka kaagad. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatala wa ilayhin nusyur. Ang papuri kay Allah na binuhay ako mula sa pagkakatulog at sa kanya rin babalik. Reliyon ito, lahat-lahat ng ito. Maaring yung mga nagsasabing hindi kailangan ng reliyon, ang kailangan mo lang daw ika ay magpakabuti at ikaw ay maliligtas na. Pero ang malaking tanong, paano magpakabuti? Alam nyo ba magkakaiba ang definition ng mga pananampalataya sa pagpapakabuti? For example, ang Hinduism, isang uri ng religion. At maraming sangay ang Hinduism. Isa sa kanila, sumasamba sa daga, sa ari ng tao, o di kaya sa kung ano-anong bagay. Kung ang titingin nito ay ibang pananampalataya, sukdulang kasamaan ang pagsamba sa daga. Pero sa Hinduism, o sa sangay ng pananampalatayang ito, yun ay kanilang Diyos. Ito yung sinasabi natin. Sinasabi ng maraming tao na ayaw mag-reliyon, hindi daw importante ang reliyon dahil yung importante daw ay magpakabuti ka lang sa kapwa mo. Pero ang malaking tanong, mga kababayan, paano magpakabuti? Paano magpakabuti? Kaya ang pangunahing turo sa Islam, bilang pagbibigay lang ng halimbawa, ay ang sambahin, ang tunay, at tanging nag-iisang Diyos na naglikha sa atin at yun ang nagpadala sa lahat ng propeta, si Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kilala natin propeta, si Moises, si Abraham, si David, si Solomon, si Noah, lahat sila. Ang nagpadala sa kanila ay si Allah. Ang pangunahing katuruan sa Islam ay sambahin ang tunay na naglikha. Paano kung hindi ito ang makita mo sa iba? Maaring sa ibang pananampalataya, turuan ka ng maging mabuti sa magulang, huwag magnakaw, maging makatarungan sa pagbabatas. Pero kung uutusan ka naman sumamba sa bato, sa kahoy, sa simento, ito yung pinakamalaking kasalanan. So ibig ko sabihin, ang reliyon ay may malaking tungkulin sa buhay natin. Ito ang magbibigay direksyon sa iyo kung anong gusto mong tahakin. For example, gusto mong sumamba, hindi ikaw masusunod. Pag gusto mo magdasal, may pamantayang ibinigay ang Diyos kung paano magdasal, hindi ikaw yung mag-iisip sa sarili mo kung paano sasamba at diyan pumapasok ang reliyon. Gusto mong magpasalamat, paano magpasalamat?
Gusto mong mag-ayuno, halimbawa, gusto mong gawin ang iba't ibang uri ng pagpapakabuti, pagsamba, paano mo magagawa ito kung walang religion? Kaya nga, yan ang punong dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta para ituro ang way of life o ang pananampalataya o ang religion. Kaya, hindi natin pwede sabihin hindi kailangan ng tao ang reliyon at nasa pagpapakabuti lang niya. Ayun ang malaking tanong eh. Paano magpakabuti? Kung nagpapakabuti ka, reliyon na yun. So nagkakaiba lang tayo marahil sa pag-unawa, sa pagbibigay ng kahulugan, definition sa salitang reliyon. At bilang panghuli, sinabi ni Allah, ito ang good news. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Ito ang araw ika na ginawa kong ganap ang aking awa sa inyo at pinili ang Islam, subhanallah, na inyong maging pananampalataya o reliyon upang nang sa ganun makamtan nyo ang gabay dito sa buhay nyo sa mundo. So, nasa atin na lang kung tayo ay gagawa pa ng sariling pamantayan natin sa ating buhay o di kaya kunin na natin yung ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ang susunod ko pong paksa, naaabangan ninyo ang mga propeta ba? Reliyon ba nila ay Islam? Sila ba ay Muslim? Antabayanan po ninyo yan at naway dalangin ko kay Allah na sa pamamagitan ng panonood nyo sa mga video na ito ay masumpungan po natin ang gabay. Maraming salamat po.